The question is, dapat bang sambahin si Kristo bilang Diyos? Ayon dito sa Philippians chapter 2 verse 5 hanggang 11, let this mind be in you which was also in Christ Jesus, verse 6, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God. Bagamat nasa anyong Diyos si Kristo, hindi niya inaring maging kapantay ang Ama. Kaya wala tayong mababasa sa Biblia na direkta na sinasabi ni Kristo na siya ay Diyos. Sa verse 7, but made himself no reputation, taking the form of bond servant and coming in the likeness of men. Pinili ni Kristo na maging napakababa, naging anyong tagapaglingkod na nakasalamuha ng mga tao. Sa verse 8, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Ibinaba ang sarili at naging masunurin sa Ama hanggang kamatayan sa krus. Sa verse 9, therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name. Verse 10, that at the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth. So verse 11, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Kaya itinaas ng Diyos ang pangalang Jesus, higit sa kanino mang pangalan sa langit man o sa lupa, na inuutusan ng lahat na lumuhod at sumamba, maging ang nasa langit, nasa lupa man, at maging sa ilalim ng lupa, na ang lahat ng labi ay magsasabing si Jesus ang Panginoon. Kaya kung ipipilit natin na dapat ipinakilala ni Kristo ang sarili niya bilang Diyos, kontradiksyon ang kalalabasan dito sa talata ng Pilipos na kung saan ang Panginoon ay nagpakumbaba at hindi itinaas ang kanyang sarili. Dapat maging maliwanag sa atin ang mga bagay na to. Isinugo si Kristo ng Ama upang ipakilala ni Kristo ang Ama dahil ito ang misyon niya na ipakilala ang nag-iisang Diyos na tunay. Sabi nga dito sa John chapter 17 verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na naiisang Diyos na tunay at siyang iyong isinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Ganyan din naman ang Ama, siya ang nagpakilala kay Kristo bilang Diyos at dapat sambahin kahit lahat ng mga anghel. Ayon dito sa Hebrews chapter 1 verse 6, let all the angels of God worship Him. Sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. At ganoon din naman ang mga alagad na ipinakilala si Kristo bilang Diyos na dapat sambahin, na napakaraming talata sa Biblia ang mapagpapatunay. Kaya kung sasabihin ng isang tao na para sigurado, ang Diyos Ama lang ang sasambahin niya, siguradong nasa kasalanan siya. Dahil kahit ang mga anghel sumasamba kay Kristo, ikaw pa na nanangailangan ng kaligtasan bilang isang tao, manalangin tayong palagi na huwag tayong madaya at ipaalala sa atin ng Diyos na maging mapagbantay tayo. Huwag tayong ihinto na magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Sa tulong ng banal na Espiritu, makakaasa tayo.